What's up mga ka-roadies? So, on to ride sana ako sa San Miguel, Bulacan sa Biak na Bato. Biglang may umovertake sa akin na naka-road bike din, napakatulin. Sinabayan ko, eh nahabol kayata. Pero sa sobrang tulin at sa lakas niya, kumalas ako mga ka-roadies. Tumaas ang heart rate ko. Pero pagdating dun sa isang portion, nakita kong parang medyo nahihirapan na siya. Ginanahan ako. Naka-recover ako dahil dun sa mga lusong. At ito, unti-unti akong dumidikit sa kanya. Tinry ko lang kung kaya ko siyang tutukan. At habang lumulusong, at bago umahon, inaabot ko siya. At ito, napansin ko, naubos na siya. Pero ang ginawa ko, tinutukan ko na lang siya. Hindi ko na inovertaken. Kasi napansin ko, bata nga, baka pag nauna ako, ako yung mahirapan. Tinry ko lang kung kaya ko yung pacing niya sa ahon dito bago magbiak na bato. So yung zone 2 ride ko umaangat. Nagso zone 3 at nagso zone 4 pa. Ang napansin ko lang sa kanya, habang papalapit kami ay parang bumibigay na siya. Pero shoutout sa'yo, antibay mo din. So ayan, pagdating sa lusong, rumecover siya. At meron pang isang ahon dito. Titingnan ko lang kung may lakas pa siyang natitira. Ang gagawin ko dito ay tututukan ko lang siya, hindi ko siya overtaken. Kasi ako, mataas na rin yung heart rate ko. Kumbaga, tiis na lang yung ginagawa ko. At isa sa napansin ko sa kanya, sobrang light yung gearing niya, parang walang karga. Tantya ko itong bata na to, mga 20 years old pa lang o less than pa. Pero tingnan yung mga muscles niya, lalo dun sa calves, ang titigas. Tinitingnan ko lang kung yung ensayo ko ng mga nakaraan ay kumarga. Pero mga ka-roadies, kanina kung ito hindi bumigay, hindi ko kayang abutin to. Dahil talagang anlayo ng iwan niya sa akin, kaya lang mukhang sinagad niya kanina, doon pa lang sa may talipapa. Ito mga ka-roadies ang advantage kung may heart rate monitor ka. Kasi nalalaman ko kung kaya kong magtoto. Since nga na paglusong bumababa yung heart rate ko, kaya ako doon natutulinan at inabot siya. At eto nang paahon na kami, na malapit na sa Biak na Bato, tumutok na lang ako sa kanya kahit ako'y hirap na. Pero successful yung mga ensayo ko, medyo kumarga. Dahil kung yun hindi kumarga, sigurado, hinding-hindi ko kayang tumutok dito sa bata na ito. Eto rin ang napapansin ko sa kanya mga ka-roadies. Pag sa lusong, hindi siya nagsiship ng gearing na para mas mabigat yung sipa, kaya nahihirapan siya. Siyempre, pag lusong, gagaan yan. Madodoble yung pagod mo. Kaya dapat siyempre iship mo. Iship mo ng isa o dalawa para bumigat man lang ng konti. Pag masyadong light yan, hihingaling ka sigurado. Tuwang-tuwa naman ako mga ka-roadies dahil nakasabay ako sa bata na to. Mga ka-roadies, sa mga ngayon lang nanonood, 51 years old na po ako. Kumbaga, dinadaan ko na lang po talaga sa tiis. At dinadaan na lang natin sa technique kung paano tayo tatagal. Pero mga ka-roadies, kung ito si Paulo San Gabriel, sigurado hindi ako makakatutok dyan. Dahil nang pauwi kami, naiwan nga ako nila Pau. Ayun pala si Paulo, nasa harapan namin. Nag-i-interval pala siya dito sa Biak na Bato. Dito na kami sa Biak na Bato mga ka-roadies. Maraming salamat sa inyo. God bless you all and ride safe always. Bye!